Hi! Magandang araw sa ating lahat. Welcome sa ating Facebook page, Anthony Oros Vlog Official. Again, at your service, Anthony Oros. So, shout out sa inyong lahat dyan, sa lahat ng maabot sa ating video, sa ating vlog, no? Thank you so much for following me and sharing this video. For today's video, may isishare lang po ako tungkol sa salita ng Diyos na kasi kailangan po natin yan, na kausapin natin ng Diyos through His words, no? Lalong-lalo na po sa pagbabasa ng Biblia. Kahit busy man tayo, huwag nating kalimutan na magpasalamat sa Poong may kapal sa lahat-lahat ng mga blessings, ganun. Kasi may mga unexpected na mga blessings na dumarating sa ating buhay na hindi man natin, hindi natin hinihingi yung mga mabuting bagay na yan, pero kusang ibinibigay ng Panginoong Diyos. Sa araw na ito, may share lang po ako. Sana po ay open-minded lang po kayo. So nasa inyo na po yung paano nyo i-balance o ano yung tingin nyo dito. Yan. Kasi marami pong mga tao, mga kaibigan, lalo na po sa trabaho, someone asking na bakit hindi kayo kumakain ng karning baboy. So this is the issue, no? Yan. Kasi sabi nila, Muslim ka ba? Bakit hindi ka kumakain ng karning baboy? Hindi lang naman Muslim. Hindi lang naman ang mga kapatid nating mga Muslim o ang Islam na pinagbabawalan ng karing pagkain ng karing baboy sapagkat yan po ay bawal, no? O kung sa kapatid nating Muslim, yan po ay haram. Yan. So, kahit po sa banal na kasulatan na tinatawag nating Biblia, nung mababasa po yan sa Old Testament, no? Sa Leviticus chapter 11 verse 7 to 8 na ang baboy po ay karumal-dumal, hindi pwedeng kainin yung kanyang laman. Kahit patay na baboy, hindi pwedeng hipuin sapagkat marumi sa atin. Yan. Pero sabi naman ng iba na yan, lahat ng mga bagay daw ay nilinis na ng Diyos. No? That is the Old Testament daw. Wala na daw yan sa panahon ni Kristo. Walang ganun. Walang mababasa natin sa Biblia na ganung istorya na Jesus Christ ay inabulis na yung mga ganung mga batas, no? Sabi pa niya sa banal na kasulatan o sa Biblia na siya ay pumunta dito sa daigdig para tuparin ang lahat na nakasulat sa banal na kasulatan. Hindi gibain yung nakasulat yun. Ano? Kasi yung nangyari ngayon kasi, minikos-mikos na yan eh, ng ibang mga sekta. I'm not an Adventist, hindi ako sabadista. No? I'm just reading the Bible. So para sa akin naman, wala namang mawawala kung sumunod ako sa mga binibigay na mga batas, lalong-lalo na po na nakasulat sa Biblia, no? Eh, wala namang mawala sa akin, no? Example, yung pagkain ng karning baboy, no? Nakita natin ngayon na kadalasan ang pinagmumulan ng mga sakit ay ang karning baboy. So napapansin mo ba? So yun, klarong-klaro na ang karning baboy o ang isang baboy is isang ano siya, eh, karumal-dumal kasi minsan nag-alaga ka, lugi kasi magkaroon ng African swine fever. Yun, lang tayo eh, minsan naniniwala lang tayo na hindi lang tayo kakain ng karning baboy pag magkaroon na ng sakit, no? Yun yung pinaka gusto ng Diyos sapagkat mahal tayo ng Diyos eh. Kaya pinagbabawal niya yan kahit pa sa Old Testament, kahit basahin mo pa sa panahon ni Noe na sa panahon ng baha, no? Sa lunop. No? Yun, sa kapanahon ng baha ay yung mga hayop is kinukuha. So bali tag-iisang pares ng sa mga maruruming hayop. Kaya ibig sabihin nung hindi pa nabuo yung 10 commandments na yan ay nandiyan na, no? Na mayroon ng malinis at hindi ay mayroon ng malinis at hindi malinis, no? Mga kapatid. So klarong-klaro po, no? Na ayon naman sa mabasa natin sa Isaiah na lahat ng kumakain sa mga daga at kasama ng baboy ay mapupunta sa Bisaya pa kalaglagan o ibig sabihin sa magiging kamatayan. So maging impyerno yung buhay mo. Yan. Maniniwala lang kasi ang ibang tao pag nagkaroon na ng arthritis, mga sakit na complicated, na pinagsabi ng doktor na huwag ka na kumain ng karne ng baboy, mga matataba. Kasi ang baboy, pwede mo siyang kainin pero hindi siya bilong sa tinatawag nating kinakain. O sa Bisaya pa, pwede ni mong kanon ang baboy, ang karne ng baboy, pwede ni mong kanon, pero di lang siya kalanon. So, ganyan yung status ng isang karne ng baboy, no?
no fin po. So yun po nang maraming nagtatanong sa akin ng bakit kung ayaw, bakit ako hindi kumakain ng karne ng baboy, no? Kung mapansin po natin, yung karne ng baboy, yun yung ano eh, meron kasi siyang sakit na nakukuha, yung tinatawag nating trichini na or trichinia na hindi po siya namamatay kahit anong klase or anong degrees ng apoy na yan, no? Yan yung ano, kaya ano tayo eh, mahal tayo ng Panginoong Diyos. Kaya nilagay na dyan kasi alam niya na yan po ay nakakasama sa ating katawan. Yung nakasulat sa Leviticus na yung mga hindi lang karneng baboy, yung mga scavengers, no? Yung katulad ng hipon, yung mga isda na walang kaliskis. So kung titingnan mo siya, yun yung mga hayop na yan na madalas kinakapitan ng mga katulad ng sariptide, no? May pinagbabawal, no? Nagkakaroon ng sakit ng isang tao, nakapag-trigger sa mga pag nagkaroon ka ng sakit, mas lalong nagkakasakit pag kumakain ka sa ganyan. Kaya sabi nila, masarap kasi yung bawal, no? Masarap ang bawal, no? Sa atin din, sa mga Pinoy, ang karneng baboy parang tradisyon o kultura na pag may mga piyesta, may handaan. Kasi yun, nasakop tayo ng mga Espanyol sa loob ng 333 years. Kaya yun, isa yun sa dahilan kung bakit ayaw kong kumakain ng karneng baboy. Hindi sa isang sabadista ko. Hindi naman ako sabadista or Seventh-day Adventist. I'm not promoting in the religion here, no? Yan, kailangan mo lang sundin mo yung nakasulat sa banal na aklat. Walang mawawala sa iyo. Nandoon yung health conscious mo, mas nakatutulong pa sa inyong sarili na humaba yung buhay mo. Kita mo ba, anong tayo eh, hindi na lang tayo kumakain pag nagkaroon na ng mild stroke, ganun, yun. Ang karni kasi ng baboy, lalo sobrang taba po niyan. Kung titingnan mo, yung taba niyan is humahalo yan sa ano eh. Nakakain niyan, yun, naging barado yung ano natin, yung ugat natin. No, pag barado na yung ugat natin, yung inner wall natin, yun, barado na, hindi na makakaroon ng supply ng tamang mga nutrients sa ating katawan tulad ng paghatid ng sustansya sa ating buong katawan, no? Apektado yung tinatawag nating circulatory system natin, no? Buti na lang may massage, no? So isa din akong massage therapist in situ, no? Pag gusto kayo magpa-massage diyan kasi pinakain kasi natin ngayon is marami ng mga chemicals, no? Daming mga preservatives, additives, unlike before na yung tao sa kapanahunan, lalo na sa mga tao na nasa Biblia, umabot ng 900 years, no? Yung edad nila. Pero ngayon, wala na. Yung bata pa lang, mayroon ng mga cancer, mayroon ng mga ganun na malalang mga sakit kasi ang kadahilanan is yung mga kinakain natin. Yun, at sa panahon na yun, is polluted na din yung mga tulad ng yung air pollution natin, dami na, no? Global warming, yun, dami ng mga pagbabago, yun. Kaya, pero sa awa ng Diyos, may mga binibigay po siyang mga, yun, nakakabuti sa atin. Nasa paligid lang natin, mga halaman gamot na walang mga tinatawag nating walang chemicals, hindi siya nakaka-overdose. Yan, nasa paligid lang. It was designed by God, no? Lalong-lalo na po itong massage na to, na Philippine New Life Therapeutic Massage Incorporated. Kailangan mo yung magpa-massage, no? Itong 10 step na massage na to, mula ulo hanggang paa. Yan, malinis yung dugo. Kasi ang dugo, siya yung buhay ng tao. Ayon sa Biblia, na life, blood is life. And then according to science, life is blood, no? Ang dugo, yun. Kaya partner yan sila eh. Ang Biblia kasi, mayroon siyang tinatawag nating four factors. History, mathematics, science, and prophecy. Yan. Nandyan lahat yan sa Biblia na yan. Kaya kung nagbabasa ka lang na puro doktrina lang, ganun, ebanghelyo, hindi mo inintindi anong nakasulat, hindi mo talaga maintindihan ang takbo ng panahon. Itong mga sinasabi ko, hindi naman ito galing sa akin. Ito po ay galing lahat sa aking divine mentor, no? Sa aming supreme founder ng Kingdom of God, Malhari Philemon Ondok Riam Bonanza, no? Kung wala po siya, hindi natin malalaman ano na yung mangyayari in the next years, ilang mga taon, no? Yan, kasi dahil sa kanya, itinuturo niya sa amin ano yung mga bagay na dumarating o yung mga bagay na nakalipas na, no? Yan. Ngayon, isa yan sa rason, no? Balik tayo sa topic natin na kung bakit pinagbabawal ang karneng baboy. Madami pong mga eksperto na nakakasama talaga sa kalusugan ang karneng baboy. Yun.
mag-adjust lamang tayo nun pag nagkakasakit na. Parang sa love life lang nun, nag-adjust lang pag nasasaktan na. Yan. So ngayon, dito tayo nakaupo dito sa may area na to, sa Rizal Shrine, no? Dito sa may boardwalk. So walang trabaho kasi sarado, Lunes. Yan. Sana po wag nyo pong bigyan ng baka nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, no? Yan, marami kasi, yan, wala kasi nakasulat sa Biblia na ano, na wala na, pwede nang kainin ang kaning baboy. Kung may makikita ka diyang isang verse na pwede nang kainin ang kaning baboy, yun specific letra for letra na pwede nakakainin yung mga daga, yung mga cockroaches, yun mga pinagbabawal diyan sa Old Testament kasi kasama yan sa ano eh, yan sa kaning baboy na yan. Kaya kung kakain ka ng kaning baboy, parang kumakain ka rin ng daga. Kumakain ka ng mga cockroaches yun, no? Mga ipis, kasi ganyan pinagbabawal, kasama yan sila eh. Kaya anong sinasabi ng Diyos, pag kumakain ka sa ganyan, mapupunta ka sa kalaglagan o sa kamatayon, no? Si yan, marami na yung mga taba-taba at yung mga sakit, maging grabe na, no? Yan, so, yan, so, iba, so comment lang po kayo, ano yung masasabi niyo sa video at sure na din. So, hindi pa ako nagpo-promote, no? Ang pino-promote ko dito, yung words of God, yung salita ng Diyos. Yun yung pinaka-importante. Yan. Dadako naman tayo sa ibang istorya. Dito tayo sa tinatawag nating, ano nga ba ang, ito, magtaka naman sila, Adventist talaga tong tao na to. So, hindi, no? So, ano lang talaga yung nakasulat sa Biblia, no? Yun yung sinusunod natin. Kasi walang mawawala sa atin pag sinusunod natin yung mga bawal na yan. Yung mga tulad ng mga hipon, yung mga pagkain na sa dagat na walang makaliskis kasi nakasama yan eh. Yun, bakit nga ba nakasama yung mga isda? Yung isda, bakit ipinagbabawal yung pagkain sa isda na walang kaliskis o sa Bisaya pa walang himbis ba? Bakit nakasama yan sa ano? Bakit pinagbabawal na ng Diyos na nakasulat yan sa Leviticus, no? Sa Old Testament, bakit pinagbabawal yan sa mga Israelita? Sabi na ba imang mga sekta dyan, lalo na ngayon, pinagbabawal, ano yan, sa mga Israelita lang yan, hindi. Kasi saan naman tayo galing? Mula tayo kay Adan eh. Saan ba tayo nang galing? Diba? Galing naman tayo kay Jacob, galing tayo kay Abraham, no? May istorya yan sila eh. Mula kay Noe, yan, mula kay Adan, Seth, Enos, Kainan, hanggang dumating kay Abraham. No? Si Abraham naman ay sa ika-20th generation. Siya po, nandoon siya sa hanggang mailipat yung banal na lugar sa Kanaan o tawag natin ngayon Israel, no? Pero wala na din sa Israel yung tinatawag natin kaharian ng Diyos kasi inilipat na sa bansang binigyan na naging Kristiyano, no? Yan. Hindi lang mga Israelita yung pinagbawalan. Kung tingnan mo until now yung mga hayop na yan is nandyan yan eh, no? Bakit bawal nga ba yung isda kainin? Yung isda na walang tinatawag nating walang kaliskis, no? Bakit bawal? Kasi unang-una, yung mga mercury kasi lalo na doon sa mga chemical, ganun. Kasi ang mga chemicals na tulad ng mercury galing sa bundok, naiipon sa dagat, yan, kita mo yan parang musiga-siga bitaw. So yun nga na siya, no? Parang nag-ilaw-ilaw yung isda, lalo na pag bulan nun, no? Yun, yung mga chemicals na yan, dumidikit yan sa balat ng isda, either sa may meron siyang kaliskis o walang kaliskis, yan. Ano yan siya? Bali po ay dumidikit yan sa lahat ng klase ng isda. May kaliskis ba man yan o wala? No? Dumidikit yan. So, ang naka-advantage ng may kaliskis, so tinatanggal yung kaliskis. So, nawawala yung mercury, yung chemical. So, hindi nakasama sa ating kulusugan. Kasi hindi naman direct yan na nakasasama agad. Eh. Nakasakit ka bukas. Eh. Hindi naman ganun. Hindi naman sili yan na umanghang agad. So, habang humihigop ka ng sabaw ng ilang taon, ilang dekada, naiipon yung mga chemicals na yan. So yun. So yun yung ano natin. Yun no. Tapos yung sabi naman sa Biblia yung tungkol sa mga paghubog-hubog, yun yung mga pagkalasing-lasing. Ngayon ay hindi yan tinuturo ng ibang simbahan eh. Binigyan kasi sila ng ano parang yung hindi nila dinoctrine na ba ano yung turo ng simbahan. So kailangan ituro, no? Ituro ng mga tao. Ituro ng mga head, no, na i-share natin. Na huwag natin agad na ibabas yung isang grupo na bago lang yan. Kami dito, mga ano na, mula pa 30 AD, no, or 33 AD, or anong AD kayo dyan, no?
Wala pa. Kami ay tinatag ni Kristo, Jesus Christ, founded by Jesus Christ. Pero yung mga mismong mga doktrina, yung mga belief ay hindi naman galing kay Kristo. Pinamikos-mikos na. No? Kaya isipin mo, kung pasalamat na lang tayo, yung mga ibang mga sekta, ibang mga religion dyan na nagtuturo na bawal ganitong pagkain, bawal yung pagbibisyo, bawal yung sugal, bawal yung paglalasing, yung paghubog-hubog, no? Kung wala, paano na ang mundo, no? So, puro lahat lasinggero. So, mostly, nag-create siya ng aksidente, no? Yun yung kaya pinagbawal, wala na. Kahit nga doon sa istorya ng Medo-Persia, no? Dito nila, ano, lalo-lalo na sa Babylonia, na yung ginamit ni Belshazzar, yung kupa ni Solomon, sa pagtatagay, so nagalit ang Diyos. Buti na lang, pinaikli yung panahon, 70 years, naging 68 years na lang, no? Kaya kung hindi siya pinaikli, yung mga Israelita o yung mga lahi ng Diyos, maging palahubog na. Kaya galit ang Diyos. Sabi ng Diyos sa banal na kasulatan na walang makapasok sa kanilang Diyos ng mga palahubog, yung mga makasalanang tao, no? Ako hindi naman ako perfecto. I'm admitting myself na hindi ako perfecto. Magkaroon tayo ng kasalanan. At least naman, yung mga bahagay na yan ay sinusunod natin. May isa man tayo na hindi masunod. At least, no? Yung iba hindi natin pinababayaan kasi hindi naman tayo perfecto. Pero yung iba, obvious na yan eh. Mababasa mo yan mismo na bawal yung mga pag-iinom na yan, paglalasing na yan. No? Nakasama yan sa ating kalusugan. Kaya sabi sa Biblia, alam na ito ng mga magtuturo, no? Yung mga, tawag natin yung mga preacher, na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Kaya huwag nating sirain ang ating katawan, no? Sapagkat magagalit ang Diyos. Kaya sabi niya, huwag kayong pumatay. No, kasalanan yung pumatay. Anong kasalanan? Pinatay mo yung sarili mo. Lagi kang nagiinom, kinakain mo mga bawal, no? So sabi kasi ng ibang mga sekta, mga religion, wala nang bawal-bawal. Ito pwede na, malinis na lahat. No, ganun. Paano naging malinis ng lahat? Kahit masabi mo yan na isang verse na nagsasabi na ang kaninang baboy o ang baboy ay pwede nang kainin. Kakain talaga ako ng yun. Kasi mula pagkabata ko, yun na yung nakikita ko. Kasi palagi ako nagbabasa ng Biblia. Yun na nakikita ko. Yan, bawal pala to. No? At para sa akin sarili, es nakakabuti eh. Hindi naman masama. Kung hindi ako kumakain ng baboy, hindi naman ako mas magliging long life pa yung life. Maging long life pa yung buhay mo, no? Magkaroon ka pa ng habang buhay. Yung tawag natin, mataas yung abutin mo. Kasi, yun, inalagaan mo yung sarili mo. Dulad ng kain ka ng kain ng sobra, kain ka ng taba, kain ka ng mga litson, mga humba, ganun. So wala. Pagkabukas, tulog ka, tigok agad. Kasi iba yung paniniwala mo eh. Na lahat namang tao mamamatay. Kaya kain na tayo ganito, kain tayo ng bawal, bisyo tayo. Bakit kung magkasakit ka, magpa-hospital ka, wag ka na lang magpa-hospital kung ganyan yung mindset mo. Mindset ba? No? Kung sabihin mo, walang bawal-bawal dito sa reliyo namin. Hindi ito tinaturo ng ano namin. Wag ko na lang pangalanan kasi marami akong kaibigan ganyan. No, wala, hindi tinuturo sa amin na bawal dong baboy, yung pag-inom, hindi tinuturo. Puro mga ibalhing nyo lang, yun, mga ano lang. So sa inyo yan, pero kung magbasa ka ng Biblia, nakabuti yan sa inyo yung mga binabawal ng Diyos. No, hindi lang para yan sa Israelita, kaya basahin mo mismo, yan sa Genesis, na nung pinaakyat ng mga hayop, may mga malinis at hindi malilinis, no? Yung mga marurumi. Yan. At basahin nga natin, no? Yan, so, kung babasahin mo, yung iba naman kasi, ano eh, minikos-mikos nila yung ibang mga nakasulat sa banal na kasulatan, lalo na sa New Testament, na ano na, yung mga vision ni, ano, Pedro, ganun, na nilinis na daw. Hindi naman yun, tao naman yung ibig sabihin yun, yung nilinis. Yung bang pakipagsalo mo sa isang hindi mo naman kaano-ano, yun na hindi naghuhugas ng kamay. Yun yung mga tradisyon. Hindi naman yun. Tao yun pinag-usapan. Doon, masarap kasi yung kaninang baboy, no? Masarap. Ano kayang lasa ng kaning baboy? Siguro kung lalagyan siguro, no? Parang sabisa pa, limbungan ba, no? Kakaundyod. Yan. So, kung tingnan mo yung banal na kasulatan na mayroon talagang mga pagkain na marurumi at hindi marurumi. Kahit mga hayop, no? Meron talagang ganyan. Yan. Ano kasi, ang pagpunta kasi sa kaharian,
o sa kaluwasan, no, yung true salvation is ano eh, sobrang higpit, no? Kaya yung sabi na daming bawal naman sa isang pundok na yan o isang sikta na yan, isang region na yan, daming bawal. Huwag ko dyan, dito na ako kasi mayroong disco, pwede ako sa disco, pwede ako sa mga ganun, sa mga, ano, mga kahilayan, mga pagkain, mga hubog-hubog. Okay, kaya dito ako, lipat ako kasi dito maraming bawal. Kaya yung sabi ng Kristo, sabi ni Jesus Christ, kailangan pumasok tayo sa pintuan na masigpit, no? Yung pultahan nga masigpit, o kanabang, anong masigpit man siya, no? Sigpit siya kasi, ano siya eh, pinaka maraming mga pinagbabawal diyan. Kaya ang sabi, yung ang kapildihan is ano siya eh, yung pag malaglag ka, madali lang tauhay, no? Kung sa ano pa okay kayo, lami kayong paminaw ang padulong sa kapildihan, pero ang padulong sa kadaugan is ano siya eh, yung padulong sa kaluwasan is masigpit. Kasi bakit masigpit? Daming mga batas, daming mga susundin mong mga pinagbabawal, no? Na hindi naman pinagbabawal ng isang sekta, ng isang ministro, isang pangulo. Yung binagbabawal naman na ng Diyos. Bale, nirili lang, ano yung sinulat sa Biblia. Kasi yung ba, binago na. Ano yung mga konteksto, binago na nila, no? Kaya, yun, kain na ng kain, no? Nang, huwag kang kumain ka man ng mga pagkain kahit ng... nakasama nga yung hindi pinagbawal, yung pinagbawal pa ba si Biblia, no? So, yun. Kung basa, no? Kung babasahin mo sa Genesis 7, verse 2, no? Sa Bisaya, pagdala og pito kapares sa matagmatang sa hinlo nga mananap, apan usa lang kapares sa matagmatang sa dili hinlo nga mananap, no? Ibig sabihin, may mga hinlo or malinis, at may mga hindi talaga malinis. May mga malinis na mga mananap at hindi malinis 'yun. Kasama na doon ang karne ng baboy o isang baboy, no? 'Yun. Kaya Genesis pa 'yan, no? Wala pa 'yan, wala pang Ten Commandments 'yan. Hindi pa 'yan sa panahon ni Moises, no? Kaya 'wag mong sasabihin na 'yung mga bawal-bawal, 'yung mga dilinis na ng Diyos. Ano 'yan sa panahon ni Kristo, wala na 'yan, wala. Kayo na lang naman nagsabi niyan, mali 'yung pagkakaintindi niyo eh. No, sarap kasi yung bawal, yun yung pabalik-balik natin. No, kahit bago pa man, so salamat na lang tayo, may mga ibang mga sekta na nagpipreach sila sa tunay na gustong ipaabot ang magandang balita, no? Yung hindi yun magandang balita na kahit kitang-kita mo, kahit nasa taas ka diyan, hindi natin sabihin anong klaseng sekta 'to, no? Kasi common naman 'to. Yun, baka mabira tayo ng mga ano, malantugi, ayaw ko ganitong away. Sinishare ko lang. Yan yung rason kung bakit ayaw ko na kumain ng karne ng baboy. Tayo naman is may freedom, may kalayaan tayo. Either kakain tayo o hindi, no? Hindi naman tayo ganyan. So mas mabuti, sumunod na lang tayo sa batas ng Panginoon Diyos. Hindi naman yan batas ng isang presidente, isang nagtatag sa relihiyon na yan. Hindi, galing yan sa Diyos, no? Napakaganda na mahal tayo ng Panginoon Diyos, no? Yun, madadako naman tayo sa isang topic, no? Dito pag-usapan natin yung ano nga ba yung tunay na yung tawag natin yung adlaw nga ipapahulay, no? Sabihin na naman to, Adventist talaga tong tao na to. I'm not Adventist. Wala, hindi ako na Baptist man. I am open-minded lang. Yan, tinitingnan ko ano yung mga preach na ibang tao. At mula bata, nung panahon ko, mahilig na ako magbasa ng Biblia, no? I'm not perfect. Ulitin ko, hindi naman ako perfecto. Yun, walang ibang perfecto kundi ang Diyos lang. I'm just sharing na ano yung gustong ipaabot na ano nakakabuti sa ating lahat. No, yun yung maganda dito. Pero hindi maganda dito yung marami ng lamo kasi hapon na. Yun, so sana po huwag kayong magalit. So pag-usapan natin, ano nga ba yung tunay na araw na pahinga? Anong araw nga ba ang ikapitong araw, no? Kasi yun sabi na Sabbath day, na yan sa, nandyan yan sa ano eh, sa Ten Commandments na keep it holy, the Sabbath day. So yung Sabbath day kasi is Saturday yan, no? Sabihin naman lang, wala namang Saturday dyan sa Biblia eh. Pero sabihin ko, yung sabi nyo, di ba sabi nyo, isa lang naman ang ano dito eh, yung question natin. Kung sabihin mong ang ikapitong araw ay hindi Sabado,
sabihin mo, ang ikapitong araw ay ang Linggo, kasi ang pinaka-reason nila is Lord's Day daw eh. Hindi naman yun ano, hindi naman yan ginagawang banal ng Diyos nung una pa, yung ginawa ang sanlibutan. Ang Diyos ay nagpahinga sa ikapitong araw. Ang Diyos nga nagpahinga sa ikapitong araw, ikaw pa kaya ng tao lang, steward lang tayo sa ginawa ng Diyos dito sa sanlibutan. No? So kailangan natin sumunod sa batas ng Diyos. So ano nga ba ang ikapitong araw? Usawag natin Sabbath day. Linggo ba? No? Kaya isa lang tanong ko sa mga naniwala dyan na Sunday is a rest day, no? Na yun yung ginawang banal. Hindi. Kaya isa lang ang tanong ko. Ano ba yung tinatawag nating Biyernes Santo, di ba? Sabi nyo, may Biyernes Santo. No? Biyernes Santo. Bakit? Ano bang araw ang Biyernes Santo? Yun yung pinakatanong natin para masagot natin kung anong araw ang Sabbath day or yung araw ng pahinga ng Diyos, no? Na kailangan din sundin ng mga tao. So ito lang. Tanong natin, anong araw ang Biyernes Santo? Siyempre, sabihin ng mga tao dyan, siyempre, Biyernes. Kaya tinatawag siyang Biyernes Santo eh. Yan. Napakagaling, Biyernes Santo is Biyernes, no? Kaya babalikan natin yun. Pinoproclaim na nila na Biyernes. Kaya wala naman yan sa Biblia, pero Biyernes Santo is Biyernes. Kasi, nung dyan pinatay si Jesus sa Biyernes, no? Alas tres, namatay si Jesus Christ, si Jesus. Yung pinasukan ng Kristo, no? Tapos yun, sa hapon yaon, sa Biyernes Santo o sa Biyernes, pumunta si Jose ng taga-Arimatea na gusto niyang kunin ang body o yung katawan ni Jesus Christ, ni Jesus, para ilibing sa hapong yaon. Ano bang hapong yaon? Biyernes Santo. Sa Biyernes. Kasi pagkabukas, yan po ay mababasa natin sa Biblia, ha? Na pagkabukas ay sapagkat hindi na pwedeng magtrabaho o ilibing isang patay pagkabukas kasi bukas ng Biyernes Santo ay ad-araw na lang pahinga. No? So, ano ba ang bukas ng Biyernes Santo or Biyernes? Linggo ba? Hindi naman, no. Diba Sabado? So, ibig sabihin, Sabado ang araw ng pahinga na ginawang banal ng Diyos. Yun. Easy lang yung sagot natin. Okay. Yun yung pinaka-ano natin, yung pinaka-simpleng mga explanation na madali nating maitindihan. Yung iba kasi, yan, minikos-mikos na yan nila eh. Yun, ano na yan, mga dami na mga istorya. Yun lang sabihin ko, walang nakakasama. Walang nakakasama kung sundin natin ang banal na kasulatan. Lalo na yung mga pinagbabawal na mga pagkain, no? Mga kaning baboy, yun, masarap kasi. Yun. Na, ngayon, yun, pag-usapan natin. Yung Biblia ko is naka-install lang po sa cellphone natin, no? Sana po huwag kayong magalit. Be open-minded lang. Kung dyan kayo, so yung papel nyo is dyan lang kayo dyan nagmamanatili sa inyong sekta o sa religion na yan, so siguro papel nyo din yan. No? So dito is I'm just sharing, no? Ano yung nakasulat sa Biblia. Wala akong nilapastangan, wala akong nirakan na ibang mga sekta. I'm just telling what is the truth. No? Yan. Hindi naman ako isang, ako, nagbabasa lang ako ng Biblia. Wala akong hindi ako ministro, hindi ako pastor, no? I'm just a preacher, no? Yan, kasi sabi ng Diyos na kailangan nating isangyaw, no? Yung magandang balita, we must preach the good news about the kingdom of God. Yan, kung pag-usapan naman natin ang karya ng Diyos, malaking usapin yan. Kasi, sabi ng iba kasi, ang karya ng Diyos wala dito sa daigdig natin. Yan, malaking usapin yan. Pero dito muna tayo sa mga ipinagbabawal. Yung bakit bawal yung kaning baboy. No? Yung bakit. Kung bakit hindi ako kumakain ng kaning baboy. Yun yung ano natin. Yung pinaka topic natin dito. Yan. So ngayon, lipat lang tayo ng pwisto. Kasi medyo madilim na kasi mag-alas 5 na ng hapon. So dito lang tayo nakaupo. Yan. Okay, medyo ano lang siya, sobrang liwanag. So balik tayo sa may taas. Marami kasi ano eh. Yan. So, naway na intindihan po natin ang salita ng Diyos. Yan, pinakamahalaga po 'yun eh. Yan. Sabi nila, wala namang ganun.
yung mga reason kasi, binigyan kasi tayo ng ano, freedom. Binigyan tayo ng Diyos kung saan tayo maglakad. Doon basa-basama, umabuti, no? Kaya nagkaroon ng mga debate minsan about sa kay Jesus Christ, no? Hindi lang naman, kaya sabi ulitin ko, hindi lang sa ibang sekta, sa Adventist or sa mga kapatid ng ating mga Muslim ang pagkaon. Pagkaon, no? Pagkain ng karning baboy. No, pinagbabawal din ng Diyos kahit sa banal na kasulatan sa Biblia, no? Yan. Kahit ba hindi na tinuturo na Jesus, iba kasi yung ano eh. Gusto ng tao. Yan, ano yung gusto? Is yun yung matutupad, no? Hindi yung will of God. Yan kasi kaya binaminikos-mikos nila, no? Gawa na ng mga ibang istorya. Yan. So, comment down below ano yung masabi sa video na to, no? Sana po huwag kayong magalit sa akin, no? I'm just sharing. I'm just telling, nagsasabi lang naman ako. I-explain ko lang naman. Yan. So, hindi naman siya, ano sa trabaho. Nirespect ang lahat ng mga sekta natin, ng ating mga paniniwala. Nirespect po yan ng gobyerno natin. Kasi democratic country tayo, eh. Pagsabing bawal ganun, kasi nung nagtatrabaho ako, or something like sa mga, nung nagmamassage ako, na ganyang mga, yari, kasi yun yung trabaho ko, nung hindi pa ako tour guide, massage therapist ako. Yun yung ini-explain namin kung bakit pinagbabawal yung ano, yung hindi, kung bakit ayaw kami kumakain ng kaning baboy. Yun, isang-isa dyan is nagkakaroon yung sakit, no? Maging malala yung sakit ng isang tao. Alam natin na sabi ng mga eksperto na mas, kung meron kang cancer, no? Yun. May yung mga cancer cells natin, marami, madaling probuyag, no? Yung mga cancer cells ng taong may sakit, meron po siya madaling dumami kapag kumakain tayo ng karne, no? Yan, may, yan yung sinabi ng science teacher ko dati, yun, mula sa mga eksperimento sa ibang bansa. Yung pagkain mo ng palaging karne araw-araw, kaya balance, eh. Yung tawag natin balance diet, exercise, tamang pagtulog, gano'n, no? At yun, sa mga kinakain natin araw-araw, yun, yung tamang-tama lang, hindi sobra-sobra. Kasi nakasama yung sobra. Nakasama nga yung sobrang magmahal, eh. Yun, ano lang tayo. Kaya yun, ang kaning baboy nakasama talaga yan. Masarap, pero munagingon nga lami, pero dili tilugon, no? Kung sakuan pa, makabughat. Yan, masarap siya. Mag-i-stop na lang kumain pag recommended or suggested na by yung mga doktor na yung nag-suggest na bawal ka na kumain dito ganito, pero yun, kain pa rin ng kain, no? Yung sabi nila, lahat naman ng tao sa mundo mawawala. Yun, ganun. Ulo, kain lang tayo kahit bawal to, masarap to, at least enjoy life. Walang ganun, no? Kasi pag nagkakasakit ka, ipapagamot ka ng pamilya, dapat magawa ka ng note na ito, kunin, kain ko lahat, enjoy ko yung life ko. Tapos pag nagkasakit ako na hospital, yan, huwag ko nyo pa hospital. Iyaan nyo na ako dyan sa may kwarto hanggang mamatay. Kasi yan yung gusto mo, eh. May nakasalubong yung ganyan na paniniwala, eh. Na every time, ready na siyang mamatay, no? Grabe. Binigay lang naman, binigay lang ba ang buhay, no? Binigay sa atin ba? Yung buhay, hindi yan hiram, eh. Bigay yan Diyos, eh. Kaya yung sabi natin, binigyan tayo ng buhay, kailangan nating alagaan. Lalo lang ating katawan, no? Yan, kasi ang katawan ng tao ay templo ng Diyos. Ayon po yan sa Biblia, no? Yan, at yung mga, kasi yan yung mga explanation namin. Kaya, swerte na lang, tinuruan kami ng massage na hindi lang pang kabuhayan, at the same time, pang pamilya, no? Yun, yung magkakaroon ka ng sakit sa ulo, migraine headache. Kaya, kung gusto dyan magpamassage, contact nyo na rin ako, message nyo dyan ako sa Facebook. I am a Massage Therapist Institute, no? Marami na akong mga customer dito sa Dapitan. No, pero ngayon, nakapokus muna ako sa tour guiding. So, yun yung buhay natin. So, habang naghihintay tayo sa blessing, yung darating na sabi natin is deuterium, yan, huwag tayo mawala ng pag-asa. No? Nandyan lang yan. So, hindi ibig sabihin na walang nakikita natin is wala talaga.
no, manayon nga ang Diyos naglihok na siya behind that ano, may tawag natin is blessing in disguise, no, may mga ganyan tayo. Yan. So pumuna tayo saglit. So wag lang tayo mawalan ng pag-asa sa buhay, guys. Mga kapatid, no, wag tayo mawalan ng pag-asa. Kahit sa mga pagsubok natin sa buhay, yun, hindi naman ako, hindi naman ako mayaman, no. Galing ako sa mahirap, until now mahirap pa rin, no. So, ang akin lang, simple lang yung pangarap ko sa buhay, magkaroon ng financial stable, sariling bahay, makabag tayo ng sariling bahay, may kunting lupain, ganun, kahit motor lang. Yun, simple lang yung pangarap, no. Pero may mga pangarap tayo na yun. Ang tao kasi, hindi yan sila na-satisfied. Iba, yung needs natin, minsan, yung needs natin, konti lang, damit, pagkain, bahay, yun lang yung basic needs natin. Pero pagdating sa pangangailangan, walang hangganan yan. Ito, bili ako ng sakyan ngayon, bili na naman bukas ng iba. Walang katapusan yung pangangailangan, yung tawag natin kagustuhan ng tao, walang katapusan yan, kagustuhan. Kaya yun yung kaibahan ng gusto ka sa mahal ka, no? Yan. So yun. So my background nga pala is ano, I'm from Sindangan. So originally mula ako sa Sindangan. I'm studying here in the Pitan City, no? Nag-study ako sa elementary days ko sa ano po ako sa Barangay Bago from grade 1 to grade 5. And then nung nagkaroon na ng paralan, magandang paralan ang aming Sitio Lumbia. No, lumipat pa ako sa pagka grade 6 ko, doon ako nag-graduate under ni Sir El Camil. So shout out po, sir, no, kumusta po? Wala na jugo klagig Sindangan, no. Yun, usap muna tayo behind that story na sinabi ko about sa words of God. Ngayon balik tayo sa buhay ko. Ano nga ba yung buhay ko? Yan, yung buhay ko is ano lang, simple lang. Mula sa mahirap, no. Daming pinagdaanan ko na hirap sa buhay. No, na ayaw kong maranasan sa anak o pamilya ko, no? Pero hindi naman tayo perfecto na tao. Minsan may mga pagsubok, mga trials tayo, mga challenges na dumating sa ating buhay. Pero isa lang masasabi ko, wag lang tayo mag-give up. Kasi wala talagang nanalo diyan sa mag-give up, no? Tapos yung mga tao na sa paligid mo, yun, na-appreciate ka lang, yung mga kapitbahay mo minsan pag hindi ka pa kilala. Yun yung sinabi ko, hindi ka pa sikat. Yun, dinadown ka lang. Ngayon, no? Minsan kasi ang tao ngayon, ang nangyari, ginagawang friend ka lang, ginagawang... Ito yung realidad, eh. Ito yung realidad ngayon na suod lang ka, no? Suod lang ka because of money. Pag meron kang pera, no? Ito na, mapera ka, mayaman ka, so kilala ka agad, no? Yun. Pero walang-wala ka, minsan, pinapakan ka ba? No, pero okay lang 'yan. Sabi naman ng Diyos na bulahan ang mga kabus, kay inyo ang gingharian, no? Bulahan, no? Mas mahirap pero importante mo na 'yon ngayon. Kahit mahirap lang tayo, importante is buhay, buhi, no? So manag-ingon nila. So at least maningkamot. So kailangan magsikap lang tayo, magtiyaga. 'Yun, wala namang tao na walang pangarap sa buhay. Lahat tayo may pangarap, umasenso, magkaroon ng financial stable, magkaroon ng magandang trabaho. May mga pangarap man tayo na yung time na yun na hindi pa natin naabot. Tulad ko, hindi ko in-expect na yun. Dahil sa Diyos, I'm so thankful sa Panginoong Diyos na yun, gumaduit ako ng college. Kasi hindi ko na-expect yun, eh, na makapag-aral pa ako ng kolehiyo. Isipin mo, 5 years ako nag-stop. Pag-graduate ko ng high school 2015 sa Jesus Eramos National High School sa Manukan, lana, ano lang yung ginagawa ko doon, massage, yun. Mayroong mga mission din ako sa buhay. Yun, siguro regalo na din to ng Diyos sa akin na makapag-graduate ako ng pag-aral sa kolehiyo, no? So I'm so thankful. I'm so blessed na nakapag-graduate ng college sa hirap ng buhay kahit hindi nakakuha ng subsidy, no? Swerte kayo, dapat aral kayo ng mabuti. Yun, sa panahon kasi ngayon, kung sino pa yung mahirap, sino pa yung walang-wala, gusto mag-aral, yun pa yung mabuti ba, yung tawag natin mas ganahan, no? Yung mga mayaman naman, minsan sila yung mga anak na abusado, no? Pero buhay nila yan, no? Kailangan focus lang tayo, no? Katulad ng ano,
ang mga tao kasi, kahit anong gawin mo, may mga masasabi. Masasabi talaga yan. No, halimbawa, yung isang bata at isang matanda, naglalakad sa may daan. Pagdating nila sa Purok Uno, pagdating nila doon, sabi nila, bakit yung pagdating nila, paglabay nila, no? Yung dumaan sila sa Purok Uno, sa barangay na yon, yung bata kasi pinasakay ng kanyang lolo sa kalabaw. Yun, sabi nila, bakit gano'n, no? Yung matanda, sino yung matanda, hindi pinasakay sa kalabaw? Dapat yung matanda pinasakay sa kalabaw kasi matanda na yan, eh. Tapos, doon naman sa Purok Dos, pagdating na sa may Purok Dos, pagdaan nila doon, yung lolo naman yung nakasakay. No, nakasakay sa kalabaw. Tapos yung bata naman, yung naglalakad lang, siya yung humihila sa karabaw. Sabi naman ng mga tao, bakit ganun? Yung bata, kawawa yun. Dapat yung, bakit yung matanda, siya yung nakasakay sa kalabaw na yun? Bakit siya yung nakasakay? Dapat yung bata, matanda na yun eh. Pero yung sa Purok Uno, iba yung istorya eh. Dapat daw yung pa nakasakay is yung matanda. Pagdating naman lang ng Purok Tres, ano na, yun, yung wala na nakasakay, sila lahat naglakad na. Yan yung istorya. yun yung pinaka-istorya eh. Kaya, don't please others, no? Para lang maganda tayo sa ibang tao. Kasi iba-iba yung opinion ng tao, pananaw, no? Katulad ng istorya na yun, na sa Purok Uno, yung matanda, siya yung naglalakad, humihila. Tapos yung bata mo yung nakasakay. Sabi ng mga tao nakakita, dapat walang espiritu yung bata na yun. Dapat yung matanda yung pinasakay doon sa kalabaw kasi matanda na, kawawa. Pagdaan naman lang sa Purok Dos, yung matanda naman yung nakasakay, yung bata naman yung humihila, naglakad. Sabi nila, matanda na yun, wag na sana yung pinasakay. Sabi ng mga tao sa nadaanan nilang Purok Dos, no? Yung bata kasi dapat pinasakay kasi bata yun. Matanda, wala na yan eh. Yung mga ano, kaya listen natin. Wala, ano siya eh. Kung sa kapaligiran natin, mabuti man ang magawa mo or masama. Ano yung magawa mo sa buhay, kahit para yun, mayroong masasabi at masasabi yung mga tao talaga, no? Kahit gaano ka pa kabait, ano ka pa kabuti sa kanila, magkamali ka lang isang beses, wala na. Yun, kaya parang ano lang yan, kahit gaano kaputi yung damit mo, pag may mantsa yan, kasi mantsa lang yung madaling makikita eh. Pero yung pagiging maputi, yung kabaitan mo for how many years, tapos sa isang mantsa lang, sa isang pagamay, wala na agad lahat. So that is the reality, no? Kaya sabi natin, doon na lang tayo. So every problem, kakayanin natin yan. Yun, wag lang tayo sumuko, kapit lang tayo sa Diyos, mga kapatid. Hindi tayo pinapabayaan. No, kada bawat araw pagising natin, be thankful tayo, no? Yung pagising natin, big blessing na 'yan eh. Malaking regalo na 'yan sa atin. May mga tao na pag hindi na nakagising bukas, no? May mga kung mahirap man tayo ngayon, may mga tao na kala natin mahirap tayo kasi walang ulam, pero meron namang kanin, no? Pero may mga tao pala na walang bahay, walang wala lahat eh. 'Yun. Pero yun, pero nabubuhay pa rin. Kaya ang Diyos kasi, dami ng ano, no, lamok. So ang Diyos kasi is ano eh, kahit masama ka man o mabuti, is binibigyan ka ng blessing o sabi na, yan, mababasa natin yan sa Biblia, nalimutan ko yan ng verse, no? Yan, sabi sa Biblia, di ba, pag umuulan, hindi lang naman ang pag umuulan, pag may mga blessing, hindi lang naman ang naulanan, no? Hindi lang naman ang naulanan yung mga mabubuting tao lang, lahat-lahat naman, lahat ay nakaranas ng ulan sa buong lugar. Sila ay nakatanggap, mabuti ka man o masamang tao ka man. No, ganyan ang Diyos. Kasi kahit yan sabi ng Diyos kasi sa Isaias na kahit gaano pa kapula yung kasalanan mo ay kayang paputiin ng Diyos. Pero kailangan magbago. Pero may kondisyon sa second verse, no? Sa verse na 'yon kasunod, na ang lahat ng mabubuti ay kakainin o yun yung gagawin natin, no? Yun, tuloy lang tayo sa ating buhay. So medyo ano lang, yun yung mga sinasabi ko, yun po ang realidad nung sinabi ko tungkol sa bawal kung bakit hindi ko kumakain ng ganing baboy, yun na yun. So nasa inyo na yan kung kakain kayo o hindi, kasi minsan kasi ano yung nakasanayan,
tuloy-tuloy na. Pero kailangan nating iwasan yung mga bagay, yung mga pagkaing bawal, no? Yan. Kaya sabi pag ano na, karoon ka na ng mga malalang sakit, bawal na yung karing baboy, yung ganito, yung mga ihipon kasi may arthritis. Pero sa Biblia, bawal na bawal talaga. Yan. Napapansin mo ba, no? Klarong-klaro talaga. Napapansin mo ba yung mga kadalasang pinagbawal sa Biblia, pinagbawal ng pinagbawal sa Diyos, is yun yung nakakapag-trigger sa mga sakit ng tao, nakapagkaroon ng malala, no? Yun yung common sense sana eh, yung mindset sana na dapat is sumunod tayo sa Panginoon Diyos. Yan. Kasi ang Diyos ay nagbibigay ng buhay sa atin, ng blessings natin. Kaya araw-araw nagpapasalamat tayo, may mga unexpected blessing tayo. Yan. May mga pangarap tayo, may mga gusto tayong maabot na makuha. Makuha, example, this year is maging ano tayo, licensed teacher or isang nurse or isang police, pero hindi natin nakuha. Pero isipin natin, baka in the next year, yun na yung panahon na makukuha mo. Kasi may panapanahon na yan eh. Hindi mo yan, ang lahat kasi ng bagay o pangarap, o hindi mo yan makukuha ng sabay-sabay. May mga pagkakataon po yan. Tulad ngayon, yung classmate mo, engineer na, may mabuti ng trabaho, ikaw wala pa, ganyan pa rin. Hindi mo alam na parang by pages yan eh. Yung panahon niya yan na ganyan siya, ikaw baka in the next 3 years maging ganyan ka na rin o masigit pa sa kanila. Yun, kaya magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon Diyos. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Ano, yung sabi na habang buhay, may pag-asa, no? Kaya yung iba nga, yun, kailangan kasi natin is positive mindset. No, wag tayo maging negatibo. Kasi pag maging negatibo tayo sa buhay, wala na talaga, no. Yan, maging depressed, maging ano na ka, maging stress na, no. Kasi minsan wala eh. Walang madukot. Yan, so dito tayo yung sa likod ko pala is daanan ito ng Rizal Shrine. So malapit lang yung bahay namin dito sa Dapitan. So shoutout nga pala sa lahat ng mga relatives ko dyan sa Sindangan, yung mga Andos, yun, yung sa mga yun, Latawan, Oros, Andaw, Gumuay. So shoutout po siyang lahat. So mabuhay po kayo. Kumusta po, no? No, nadyod ko kabisit dyan sa Sindangan for how many years? Dekada na dyod. Nindot na kayo Sindangan. So yun. So kasi nakipagsapalaran pa tayo para magkaroon ng magandang buhay. Yun, no? Yun. Focus, keep moving, and keep learning. Yun, no? Yun. Ano yung ito po yung mga sinasabi ko. Yun, ito yung mga experience ko sa buhay. Ako, may kanya-kanya tayong problema. Ikaw, iba din yung problema, no? Pero, wag mo isipin palagi yung problema. Kasi, pag iniisip mo yung problema, wala, iisip ka na lagi, ito yung problema ko, isip ko yung problema, no? Wala eh. Dapat isipin mo yung solusyon ng problema. Kasi pag iniisip mo puro problema, hindi yung solusyon, hindi yan masasagot. Hindi yan mawawala, no? Ang problema kasi, ano yan eh, maliit man yan o malaki, mabigat yan sa ating kalooban, no? Tulad nito. Ito. Cellphone ko. Pag naka-steady lang itong cellphone na to, yan, ganyan. So, pag ito yung problema, no? Pag hinahawakan ko to, so ganito, pag hawak ako, ganito lang, no? Bali, nakaganon ako. Hawakan ng cellphone na to, within a second, so okay pa. So, bali, halimbawa, no, ito yung problema. So, naka, ganito yung cellphone ko, no? O ito yung problema. Example, halimbawa, so ganito yung paghawak ko, nakaganon yung kamay ko, one sec, ilang segundo lang, so okay pa. Pero pag hinawakan ko na to ng ilang oras, nakaganon lang ako, umabot ng isang araw, so nangangalay na ako. So, ganyan yung problema. Kaya habang pinapatagal natin, hinahawakan yung isang problema na walang solusyon, nangangalay at minsan gigive up na tayo. Kasi ngalay na tayo eh, ganyan yun. Kahit maliit man yun o malaki, pag hinahawakan mo yan, hindi mo yan binigyan ng kasagutan, wala yan. Minsan, mag-surrender ka talaga sa buhay. Yan. So, ganyan yung problema natin. So, dapat solusyonan agad, no? Kasi pag magtapok na, wala na dyan. So, wala man dyan tao nga wala'y problema. No? Pero importante yun, manalig lang tayo sa puong may kapal, magdasal palagi, lalong-lalo na sa panahon ngayon, no? Ang dami nang nangyari sa ating kapeligiran, no? Mga hindi maganda, mga kababalaghan, trahedya. Kaya araw-araw tayo magdasal na
tayo po ay may layo, no, sa kahapamakan, no. Yun yung praying natin. So sa lahat ng mga kababayan, mga Pilipino, I'm praying na maging okay ang lahat, na malayo tayo sa kamamakan, sa trahedya at hindi mga magandang pangyayari. Kaya araw-araw tayo magdasal, no. Hindi tayo magdasal o na yung time na nangangailangan lang tayo, no. Parang ano, kanta na ako ay nanalangin pag kinakailangan lang. So pag hindi kinakailangan, hindi, wala tayong pangailangan, araw-araw tayo makipag-usap sa kanya, no. Tulad ko, tao lang naman ako, I'm not a perfect, no. Pero ano yung mga sinishare ko, yun, sana nakuha na niyo ng mga aral o mga lesson, no. Yan, sana po hindi kayo magalit sa akin. Yun, yun yung mga pananaw ko sa buhay, at lalong-lalo na yung sa mga bawal, kaning babo, yung mga hubog-hubog, ganyan. Sulat naman lang sa Biblia. So nasa inyo na yan, susundin ba o hindi, no? Nasa inyo na yan, kasi meron tayong freedom, meron tayong kalayaan. Yung iba kasi ginagawa nila sa ibang sekta, kasi wala naman, hindi naman niya pinagbabawal yung pag-inom-inom, pag-hubog-hubog, pag-lasing-lasing, pagkain ng bawal. Hindi yan bawal sa amin, hindi yan tinuturo ng aming tagapagturo o anong tawag sa kanila, no? Kaya kain lang tayo ng kain, no? Pag nakasakit na, pag bawal na ng doktor, bawal ka na kumain ng kaning baboy, yung mga matataba, yung mga ganito, yung mga shrimp, yung mga hipon, yung mga ganito. Ano ba itong doktor na to? Adventista ba to? Sabadista ba itong doktor na to? Bakit ganin yung bawal? Instrument kasi yung mga doktor na yan. Alam nila yun, no? Bright. Alam nila yung Diyos, eh. Alam nila yung lahat, eh. No? Alam nila lahat yung ano yung nakakabuti sa atin at hindi. No, kulang na lang yung pagsunod na lang, no, yung kaniyang mga batas. Mula generation yan hanggang mapunta sa atin, hindi lang naman yan sa mga Israelita, yung mga ganyan. Pero yung ibang mga mag-aaral, yung mga tagapagturo, yung ibang mga sekta, mga religion, binago na nila, eh, minikos-mikos na nila. Eh. And kasi maganda kasi yung may bawal. Eh. Numagad, tagay, hubog, minsan maging disgrasya, papurabuyag, yun, sanhi ng kamatayan. Eh, isa yan sa mga dahilan, no. Yun, nakabuti yan sa atin, yung mga bawal na yan. So, health conscious tayo, no? Hindi tayo madaling kapitan ng sakit o magkasakit agad, kasi sinusunod natin yung mga bawal o pinagbabawal ng Diyos. Hindi pinagbabawal ng Adventist o pinagbabawal ng Muslim yung pagkain ng kaning baboy. Hindi, kundi ang Diyos, ang amang bathala ang nagbawal niyan para sa kabubuti sa lahat, na magkaroon tayo ng mataas na buhay, no? Kasi ngayon, wala na. Chemicals yun, ulitin ko sabihin ko, meron chemicals na, minsan, wala, kahit mga ulam, yung ano, mga canned goods na, ganun na yung mga kadalasang makita natin, wala na talaga, no, di tulad dati, kahit nasa bukid ako, kasi I am a Subanon tribe, no, simple lang yung kinakain namin, may gulay na, tapos may mga mais, yan, naganda yung ano doon, yun yung kagandahan, so sana po, may nakuha kayong aral, so nasa inyo na yan, na kukunin, at least open-minded lang kayo. Hindi naman yan, sana po, hindi kayo nasaktan sa mga sinasabi ko. Yan, baka ibabas na naman tayo dito. Yan, wala naman tayong mga followers o mga ano pa. So thank you so much nga pala sa nag-follow, yan, nag-support sa palagi sa ating mga video. Shout out sa lahat ng mga kaibigan ko, samahan namin. Ito si sa ano, lalong-lalo na po. So I'm thankful, no, lalong-lalo na sa Diyos. Ngayon, lahat ng kalaman na to ay hindi po galing sa aking sarili. Ito po ay galing sa aming mahal na Supremo, mahal na Hari Philemon Ondo Kriambunansa, no. Kasi ang tao, katulad kasi ni Jesus Christ, no. Ngayon, sa ang Jesus Christ kasi, ang sistema niyan, si Jesus ay siya po yung para bang tawag natin itak. Yung itak kasi is may sa Bisaya sa Kuban. Ang the body of Jesus is used by God, na siya yung papasukan ng Kristo. Siya yung magpe-perform para tayo ay mailigtas, no? Para makapag-usap ang Diyos. Kaya sabi ng Diyos na ako, sabi ni Jesus na siya at ang Ama ay isa, no? Sabi kasi ni Pilipi na matagal na tayo magsama magtutudlo, no? O Panginoon. Matagal na tayo magsama magtutulog, dugay na tanag-uban, no? Pero pwede ba na ipakita ang amahan? Kaya sabi ni Jesus, ano ka ba, Pilipi? Katagal na natin nagsama, hindi mo pa nakita ang ama, no? Ang amahan, no?
So, sabi ni Jesus, dagdag niya sa verse na ang nakakita sa akin ay nakita sa Ama sapagkat nasa kanya ang Ama, no? Nasa kanyang katawan. Kaya sabi nga ni Jesus nung pinako na siya sa cross na nung ano na siya, kasi ang Ama kasi is makapangyarihan. Kaya sabi niya, Eli, Eli, lama sabachthani, Diyos ko, bakit mo ako iniwan? Bakit nga ba siya iniwan? Kasapagkat siya ay ano na siya eh, nawala na yung power na eh, na ano na siya ng pako, hanggang mamatay na siya, kasi iniwan na siya ng Diyos, yung Espiritu na yan, yung Kristo na yan. No? Nung pumasok yung Kristo, naging ano na siya, yun, nabuhay siya ulit. So, kaya Jesus Christ, no? Si Jesus, kaya isa sa mga turo na kahit sa panahon nila Nabucodonosor, nila Solomon, meron ng Kristo sa Israel. Kasi ano ba ibig sabihin ng Kristo? Ang Kristo kasi, ang ibig sabihin ng Kristo means anointed one from the word Christos or sugo, no? Yun yung ano, sugo, si Kristo, sugo. Pero yun yung ano eh, so I'm just sharing this, ano, yan, sugo o Kristo. Yan, kaya sa kaya si Kristo, the Jesus body is a human flesh used by God para makapag-usap doon sa Israel, para tayo mabago, magkaroon tayo ng kaligtasan. Pero hindi naniwala sa kanya yung mga Hudyo, no? Kaya sabi ng ibang mga tao ngayon, yung hindi mga Sabbath keeper, yung sabihin Adventista ko, yung nababasa ko sa Biblia, no? Sabi nila si Jesus ay hindi naman sinunod niya yung ano, yung mga yung kasuguan, no? Sinunod niya, no? Yun. Sabi nila yung nagpapatay kay Jesus, yung mga naniwala sa Sabat, yung sa Sabado, hindi Sunday keeper. Hindi naman lahat kasi, yung mga Hudyo kasi, hindi naniwala na si Jesus ay siya yung Mesiya, kaya pinapatay siya. Kaya hindi lahat ng Sabat keeper ay against kay Jesus Christ. No, katulad nila Maria, yung mga apostoles, no? Sila po ay nangingilin sa araw ng Sabat, no? Pero may mga Sabat keeper na tumutugis kay Jesus sapagkat hindi sila naniwala na si Kristo siya yung sugo o siya yung Mesiya na pinadala dito. Kahit nga ngayon sa Israel eh, pag sabihin mo Jesus Christ doon, Kristo, hindi nila alam. Until now, they are waiting na yung Mesiya nila kasi pinatay nila eh. Pinapatay ng mga Hudyo, yung mga Pariseo, yung mga kaparian. Sila yung ano, yung mga eskriba, yun yung mga kalaban ni Jesus, no? Yun yung istorya. Malaking istorya po to, lalo-lalo na po pag-usapan natin ng ano, tungkol sa kariyan ng Diyos. Malaking usapin po 'yan. No? Yun. So dito sa yun. So maraming salamat sa panonood, no. Sana po ay share niyo yung video na to. I'm just sharing this information, the words of God, no. Kaya makita mo, kaya sabi sa Biblia na sabi ni Jesus Christ na makikita mo ang isang puno na tunay sapagkat makikita mo naman sa bunga. Kaya yung mga nag-claim dyan na sila yung founded by Jesus Christ 33 AD, pero sobrang layo yung doktrina, yung belief nila, more on traditional, wala yan, no? Kahit bago ka man, bagong tayo yan, kahit 2000 pa itinayo yung sekta mo, pero yung tinuturo mo ay galing naman sa Diyos, galing naman sa banal na kasulatan, na ayon naman sa kasulatan, sa Holy Scripture, sa Biblia, so walang masama dun, no? Walang masama dun. At least, hindi masama yung tinuturo mo. Siguro, I am against siguro. Against na lang ako sa isang sekta. Kung tinuturo niya, maniwala tayo sa demonyo, sa satanas, ganun. Yun na, kahit paano naman kung kahit 1,000 years ago, ilang milenyo na yung sekta mo, yung religion niyo. Pero yung tinuturo mo, ang layo naman sa banal na aklat, minamikos-mikos mo na, walang-wala na, hindi na makita doon. Para lang maging okay ang lahat. Yun, doon na lang ako sa bago. Bago, pero siya yung ano eh, siya yung tinatawag nating binigyan. Kasi ang mga sikreto, ang mga hula ay binigay doon sa mga propeta. Yan, kaya lahat tayo, kahit babae man o lalaki, mayroong karapatan tayo mag-preach ng words of God. Hindi lang, yun, huwag ko nang sabihin, no? Yun, lahat tayo may karapatan. So yun, ako nga, minsan hindi ako makapagbasa ng Biblia, lalo na pag busy. Pero at least, may cellphone tayo, may install tayo na online Bible. So, yun yung kailangan natin. No? Sana po ay hindi po kayo na magagalit at nagkaintindihan po tayo at may napulot po kayong aral. No? Medyo dalabong na, gampiag dalabong, no, may hapon, no, ng araw na ito, araw ng Lunes. No, magandang buhay, magandang araw.
Maraming salamat po at naway gabayan po nawa tayo palagi sa mga poong may kapal, no? Always praying tayo, lakad tayo kahit saan, na malayo tayo sa kapahamakan, sa mga trahedya, kasi ang dami na nangyari ngayon sa Pilipinas, sa buong mundo. Kasi gyera, gutom, yung mga bagyo, kasi sabi naman sa Biblia, yung mga ganyang mga trahedya, mga pangyayari, hindi pa yan katapusan, kundi yun pa yung simula, no? Kaya minsan kasi pag nagpe-pray lang tayo, oh no, wala na, ito, wala na. Kaya naglindol na, gano'n, no? Kaya keep praying tayo, huwag tayo mawala ng pag-asa, no? At least ang tinatawag mo hindi si Satanas, ay kahit anong religion mo, kahit anong sikta mo, kung ang tinatawag mo naman ang Diyos, ang divine creator natin, ang ating Panginoong may kapal, yung walang masama doon, kahit anong sikta mo pa. No, kahit anong sikta mo pa, anong religion mo pa, at least tinatawag mo hindi si Satanas, hindi demonyo, no? Kaya wag kayong mag ano diyan, yung mga grabe makapag-debate, build the build na yung iba diyan, no? Kaya wag tayo maano diyan. So, yun. Kaya maraming salamat po sa inyong panonood. Again, I am Anthony. And ngayon December na. Yun, marami-rami na sigurong mga guests. Yun, huwag tayo mawala ng pag-asa sa buhay. Ulitin ko, so lahat tayo may problema. May kanya-kanya tayong pinagdaanan sa buhay. Pero nandyan si God, nandyan yung Diyos na palaging gumagabay sa atin. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa, manalig tayo palagi. So, please share this video at maraming salamat sa iyong suporta. Pag-follow, pag-like, pag-comment. Thank you so much and God bless. Yan, para sa mga Subanon tribe. Kampiyag dalabong, hapon na diyod. Huwag mabuhay po tayong lahat. Ingat po talagi, palagi, no? And keep praying, no? Yun, focus sa life. Huwag focus sa ibang tao, yung mga buhay-buhay na. Focus tayo sa itong sarili. Yan, at yun, manalig palagi sa Panginoong may kapal, no? Yan, so thank you so much and God bless. Mabuhay po tayong lahat. See you in my next video sa mga historical guide, mga historical trip, historical vlog natin. Thank you so much and God bless. Mabuhay!